sinkhole ang tawag sa butas sa lupa na kung minsan bigla-biglang sumusulpot. Nilalamon ang lahat ng nasa ibabaw nito. Isa itong malaking sinkhole sa gitna ng disyerto sa bansang Yemen. Kinatatakutan, kaya binansagan itong Well of Hell. Hanggang kamakailan lang, may nangahas na babain ito at nagulat sila sa kanilang nakita. Parang paraiso. Dito sa Pilipinas, meron isang misteryosong butas matatagpuan sa kabundukan ng Hinabangan sa Samar. Mula sa himpapawid, sa gitna ng mga luntiang puno, makikita ang isang napakalaking butas. Misteryoso, walang nakakaalam kung hanggang saan ang lalim nito. Ano kayang mga nilalang ang naninirahan dito? May nakatago rin kaya ritong paraiso? Ayon sa matagal ng cave guide dito sa Samar na si Johnny, ang tawag nila sa mga kwebang ang lagusan ay pailalim, bito. Yung bito, term po namin yan, yung waray, yung sinkhole. Vertical cave po ito. May mga cave na may mga butas na malalim. Usually, bito cave yung tinatawag namin. Maging ang mga residente, hindi rin daw alam na ganun palang itsura ng tinawag nilang Bito Cave. Napakalaking sinkhole pala itong sinkhole dito sa Hinabangan. Hanggang kamakailan lang, naisipan ang kapwa cave guides ni Johnny na alamin kung ano ang totoong itsura ng Bito Cave. Matagal ko na ito naririnig, almost 8 years na. Johnny, puntahan mo yung sinkhole na malaki daw dyan sa Hinabangan. Tinignan ko sa Google Map kasi wala man akong idea kung saan siya banda talaga sa Hinabangan. Dito mas lalong nagka-interes si Johnny. Kasama ang ilan niyang tour at cave guides, sinubukan nila itong lapitan. Pupunta namin doon yung barangay Kanano kasi may nakita ko noon pa sa Google Map na meron parang sinkhole. So yun ang ating mission ngayon, ma-document natin kung talagang gaano ito kalaki, gaano kalalim. This is the road going to Barangay Kanano. Doon sa situation ng malaking sinkhole. Pataas ito ng pataas dahil 320 above sea level ito. Makalipas ang isang oras, lubak-lubak na ang trail. Ito na tayo sa tuktok ng bundok ng Barangay Yabong. Ano magsisimula ang challenge? Masukal ang daan. Kapansin-pansin na rin ang pagdami ng limestones. Sinkhole na malaki, na limestone siya. Anong tawagin ko dyan? Limestone Yabong eh? White limestone. Matapos ang higit 30 minutong paglalakad, dito na tayo sa Sutano di Kanano, si Giant Sinkhole. Sa wakas, nakarating sila sa dulo ng bunganga ng sinkhole. Ang ganda. Wow. Ganda talaga, ang ganda. Kikirap kami dito para bumaba din. This is the road going to Barangay Kanano. Doon sa situation ng malaking sinkhole. Ilang sandali pa. Dito na tayo sa Giant Sinkhole. Grabe. Tataas oh. Sa kauna-unahang pagkakataon on national TV, ipakikita na sa publiko ng malapitan ang itsura sa loob o ilalim ng bito o sinkhole sa Hinabangan Samar. Napakaraming puno at sa kaloob-looban nito, merong cave entrance. Ano, ready na pagbaba? Sinimulan na nilang bumaba. Lang. Dito na kami sa pinaka-floor.
matapos ang kalahating oras, nakababa na sila sa sinkhole. Finally, we made it. Ano sa raka? Final ground floor na. So we made it. Congratulations. Masukal at matataas ang mga puno. Limestone ang ilang paligid nito. May lapad na 150 meters at lalim na halos 180 meters. Katumbas ng halos 55 palapag na gusali. The hidden secret na binabangan. Agad din nilang nilapitan ang kuweba sa ibaba ng sinkhole. Yung mga laman tumutubo dito. So now we're gonna explore the cave. Yun guys, nandito na tayo malapit doon sa may nakikitang butas. Pero hindi tayo sure kung malalim ito. So try natin pasukin. Makikita mo siya, parang katedral siya, yung kanyang opening. Kahit eroplano doon na maglalanding doon sa sinkhole, pwede talaga siyang pumasok doon. Ang loob nito, dadalhin ka pa sa mas malalim pang bahagi. Beautiful. Umuho ang part na ito na tahuban. Pillar of stalagmite. Mga rock formation dito. Napaka-rupok ng mga batong ito. Idinemo pa ni Nolds kung gaano kalaki ang kuweba sa loob ng sinkhole. Guys, tingnan nyo kung gaano kaliit yung mga tao. Ayan si Kuya Juni. Andito si Sir Manny. May kasama siya nagpipicture-picture. Sobrang liit na nila kasi ganun kalaki yung entrance ng kuweba na yan. Ang kuwebang ito, kailangan pa raw pag-aralan. Possibility pa na mag-connect po ito sa mga ibang mga cave pa sa mga malalapit yung mga na-discover namin doon. So possibility na magkaroon tayo ng almost 50 kilometer na cave system. Masaya ko dahil nakita ko na yung bunganga ng cave. Nakita na natin yung butas. Confirm na mayroong cave. Ang pinagkaiba naman yung sinkhole na yan sa proseso ng pagbuo ng mga kuweba. Ang pagpatak naman ng ulan, sumisipsip din sa lupa, binabakbak yung bato na limestone, nagiging kuweba, hanggang mawala na ng suporta dun sa ibabaw. At yung ibabaw ay babagsak. Hugis bilog, kaya ang tawag natin ay sinkhole. Yung biodiversity sa loob ng mga kuweba ay minsan napakaganda. Sa ngayon, bawal pa siyang puntahan doon and hindi pa siya for tourist attraction kasi magpapaalam pa kami sa DENR. Hindi pa siya safe puntahan kasi ang pwede lang makapunta doon sa ngayon is yung mga cave master talaga. Tulad nila Sir Juni Bonifacio. Pangalagaan at ingatan ang ating kalikasan, lalo't marami pa itong itinatagong lihim sa kailalim-laliman na naghihintay lamang matuklasan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.